sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman. Posibleng tumuloy sa ikatlong linggo ang serya ng dagdag singil sa presyo po ng petroleum products na naman. Ganon? Ayon po sa isang oil company, umakyat kasi ng higit sa 40 centimos per liter ang halaga ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan sa unang tatlong araw po ng trading. 13 piso ho naman daw ang nadagdag sa halaga ng diesel at 2 centimos sa kerosene. Hindi ho naman po sinlaki ng mga nakaraang price hike ang nakikitang dagdag singil sa susunod na linggo. Pero naitulak pa din daw ito ng gera ng Israel laban sa Hamas at Hezbollah. Samantala, bumabalik na raw ulit sa normal ang produksyon ng itlog ngayong hindi na ganoon kainit ang panahon. Sabi ng Egg Board, naging mas maliit at mas kakaunti ang mga itlog na mga manok dahil sa init ng panahon mula po Pebrero hanggang Mayo. Pero ngayong tapos na ang El Nino, mas magana na ulit kumain ang mga manok. Kaya naman unti-unti na raw nakakabawi sa kalidad ng mga itlog na nabibenta na ito ngayon sa mas mataas na presyo. Tiniyak naman ng Egg Board na sapat ang supply ng itlog kahit tinatayang tataas ang demand sa mga susunod na buwan. Sa 16 na pagkakataon ay hindi ginalaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates nito sa pulong ng Monetary Board kahapon. Ibig sabihin, nagpapatuloy po sa 6.5% ang benchmark rate. Naniniwala po naman si BSP Governor Eli Remolona na makakatulong sa pagpapabagal ng inflation ang mas mababang taripa sa bigas. Yun nga lang, may panganib pa rin daw sa inflation ang mataas na presyo ng ibang pagkain. Pati na, mas mabigat na gastusin sa transportasyon at sa kuryente. Inaprubahan naman ng Bicameral Conference Committee ang joint version ng panukalang magpapataw ng value-added tax sa digital service providers. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, makatutulong itong gawing patas ang tax regime sa bansa. Kailangan na kasing magbayad ng streaming services at online shops ng VAT gaya ng local providers. Sang-ayon naman si Albay Representative Joey Salceda na ang Finance Department ang dapat magtakda ng withholding tax para sa mga negosyong hindi sakop ng VAT. Hindi rin daw dapat isailalim sa labis-labis na audit at komplikadong compliance ang maliliit na negosyo. Inaasahang kikita ang gobyerno ng dagdag na 18 bilyong piso hanggang 20 bilyong piso sa buwis na ito. Gagamitin daw ito bilang pondo sa pagpapatayo ng mga paaralan, infrastruktura at pagpapalakas ng creative industry. Samantala, balak i-blacklist ng gobyerno ang 4 na kumpanyang dawit sa pagpuslit ng produktong agrikultura. Ayon sa Agriculture Department, 2 sa mga kumpanya ang sangkot sa illegal na kalakalan ng fishery products. May isa namang dawit sa pagpuslit sa asukal at merong isa sa bigas. Ayon sa DA Chief na si Francisco Chulorel, sinasabotahe ng mga naturang kumpanya ang lokal na agrikultura. Sa ngayon, hindi pa isinasapubliko ang pangalan ng mga kumpanya, pero oras na ma-blacklist ay hindi na papayagan na mag-angkat pa ng produktong agrikultura. Bago yan, may isa namang na-blacklist na rice importer dahil sa maanomalyang aktibidad. Nangako rin si Chulaurel na patuloy na hahabulin ng gobyerno ang mga sangkot sa agricultural smuggling. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.